Okay, hello everyone. Now we are now, we'll have now, our subject now is Filipino. So, sa ating Filipino, ang topic natin ay pandiwa. Okay? Ang pandiwa ay salitang nagsasabi ng kilos or galaw. Okay? These are the, pandiwa are the verbs or action words. It tells the action. Okay? Ito ay nagbibigay buhay sa pangungusap. So, these are the example. Naglalaro ng taguan ang mga bata. Naglalaro is playing. Okay? So, ito yung verb natin dito or pandiwa. Next, sila ay nagtago sa likod ng mga puno. Nagtago, nag-hide. They hide dun sa likod ng mga puno. Okay? So, ang pandiwa dito ay nagtago. Dito naman ay naglalaro. So, yun yung action word or yun yung verb or sa Tagalog, pandiwa. Okay po? So, tingnan natin dito. Papalakpa kayo kung ito ba ay pandiwa or verb. Okay? Nagsasabi ba to ng galaw or ng kilos or ng action o hindi. Kapag nagsasabi ng galaw or kilos, papalakpa kayo. Kung hindi naman, hindi, wala kayong gagawin. Okay? Kalaro or playmate. Clap or not. Go? Next. Lalampas. Okay? Lalampas. Clap or not. Go? Next. Number 3. Magbilang. Okay? Magbilang or count. Magbilang. Clap or not. Okay. Next, number 4. Nagpapalakas. Nagpapalakas. Clap or not. Next, number 5. Pumilit. Pumilit. Pandiwa ba yan o hindi? Next, dalawa. Dalawa. Clap or not. Next, number 7, sampu. Sampu. Clap or hindi. Next, number 8, tatakpan. Mag-i-cover. Tatakpan. Clap or not. Go. And number 9, bata or kid. Bata. Next, number 10, nagsusulat. Writing. Nagsusulat. Clap or hindi. Okay, very good. So ngayon, dito naman tayo, gagamitin naman natin ang pandiwa sa pangungusap at hahanapin nyo kung nasan dyan yung pandiwa. Si Rosa ay nagdidilig ng halaman. Where is the pandiwa? Okay? Si Rosa ay nagdidilig ng halaman. Rosa is watering or nagdidilig ng halaman or plants. Ready? Say the word. Asan ang pandiwa? Say it. Correct. It is nagdidilig. Okay, next number 2. Ang nanay ko ay naglalaba tuwing Linggo. Ang nanay ko ay naglalaba tuwing Linggo. My mother, nanay, naglalaba, nag-wash ng clothes every Sunday. So, nasan dyan yung verb or pandiwa? Ready? Say it. Correct! Naglalaba. Now, let's go to number 3. Ang tatay niya ay naglilinis ng sasakyan. Ang tatay niya ay naglilinis ng sasakyan. His father is cleaning the car. Okay? Father is tatay. Naglilinis is cleaning. Sasakyan is yung car nyo. Okay po? Next, nasaan ang pandiwa sa pangusap na ito? Ready? Say it. Tama! Ang salitang pandiwa ay naglilinis. Next. Si bunso ay umiiyak. Si bunso ay umiiyak.
The baby is crying. Si bunso ay umiiyak. Ready? Nasaan ang pandiwa? Say it. Tama! May tama ka! Okay? Ang tamang sagot ay umiiyak. Next, number 5. Nagwawalis ng bakuran sina ate at kuya. Nagwawalis ng bakuran sina ate at kuya. Okay? Go! Nasaan ang pandiwa? Say it. Correct! Ang sagot ay nagwawalis. Okay? Nagsusweep ng bakuran si ate at si kuya. Ate is sister, kuya is brother. Okay. Now, pakikuha po ang inyong book at dito, kayo naman ang mag-underline. Kung kanina, sinasabi nyo lang, tapos nag-underline na, ngayon, kayo naman yung maglalagay ng linya or underline. Number 1, underline the verb that is used in the sentence. Number 1, yung pandiwa ha, magbunutan ng papel na may salitang taya. Magbunutan ng papel na may salitang taya. Nasaan dyan ang pandiwa? Okay? We're gonna pick paper with the word taya. Okay? Next, number 2. Sumunod sa mga tuntunin ng laro. Follow the rules of the game. Sumunod sa mga tuntunin ng laro. Underline the pandiwa. Next, number 3. Huwag mandaya sa mga kalaro. Do not cheat your playmates. Huwag mandaya sa mga kalaro. Next, number 4. Takpan ang mga mata kung kailangan. Cover your eyes if needed. Cover your eyes if needed. Takpan is cover, okay? Next, number 5. Tapusin ang bilang isa hanggang 10. Finish the counting 1 to 10. Tapusin ang bilang isa hanggang 10. Next, number 6. Hindi dapat magtago sa napakalayong lugar. Do not hide dun sa mga far places. Hindi dapat magtago. Hindi dapat is do not. Magtago is hide sa napakalayo, far, lugar, place. Number 7, taya ulit kapag hindi nahanap ang mga kalaro. You will become it again if you cannot find your playmates. This laro is tagu-taguan or hide and seek. Next, number 8, may ibang bata na matagal hanapin. There are some kids that it's hard to find. Okay? Number 9. Napagod na kaya ang magkakaibigan? Napagod, tired na kaya yung mga friends, yung mga magkakaibigan, yung mga playmates? And number 10. Maglalaro sila ulit sa Sabado. Maglalaro is a play. They're gonna play again on Saturday. Okay, so tapos na. Very good. Close your book. So ngayon, ito naman yung ating Filipino project. So for your Filipino project, open your class dojo. And instead of sending the picture, you can write there, you can find there my AA, right? So those who are new in our class dojo, there's A. It means it's the journal. Okay po? So the first one is you're gonna make 5 sentences gamit yung panghalip na pananong. Okay, yung sino, ano, saan, tanatatandaan nyo pa yung mga panghalip pananong. So yan yung 5 na ganyan. Okay, next, letter B. You're gonna make pang sentence gamit yung panguri. Okay, yung
adjectives. Okay po? Yung naglalarawan. And letter C, ito naman yung sunod natin, pandiwa. Okay? Yung may dapat ang pangungusap ay may gamit na pandiwa. Okay po? So, bawat... So, dito sa bawat pangungusap, a-underlinean... Ano? Hindi na natin yung ma-underlinean kasi walang underline sa Class Dojo Journal. Okay? But, kung meron, hindi talaga. Okay? So, it's okay. Gumawa na lang kayo ng 5 na panghalip na pananong, 5 na panguri, and 5 na pandiwa. Okay? So, yan yung inyong project sa Filipino. Pero kung hindi kayo sa journal gagawa, pwede kayong magsulat sa inyong bond paper, pwede rin sa notebook, pwede rin naman sa inyong computer. Tapos, picturean lang and then isend sa Class Dojo. Okay? Kung saan nyo gusto, okay lang po. So, yan yung ating Filipino project. So, for your assignment, study for our quiz tomorrow, take a picture of page 145 and send it in our Class Dojo. And then, yung Filipino project, deadline will be on November 23, 2020. Okay? So, Monday pa ang pasahan ito. November 23, 2020. So, that's all everyone. And thank you for listening. And see you tomorrow. Bye.